Yes, marami tayong gear na pwedeng pagpilian along the way. Marami tayong gear na pwedeng i-acquire. Marami tayong gear na pwedeng i-compare sa isa't isa. Pero pinaka-impactful na nakita ko doon is choose the gear or choose the equipment na will make you inspire to create more content in the future. Kasi, hey guys, what's up? This is Geronimo and thank you for watching this video. It's been a while nung last upload ko and medyo nagtagal ako sa pag-upload kasi sobrang daming ginawa. But this time, i-explain ko sa inyo why I did some shopping sa Lazada. And I think these items ay makakatulong sa inyo, especially if you're using MacBook and you're tired of using your dongle. Huwag na natin patagalin pa. Let's start this video right away. So first item is our dongle. Syempre if we're using the latest MacBook Pros right now, kailangan natin ng dongle kasi USB-C na yung port nila and hindi na pangkaraniwan yung port na nakikita natin. So if we want to use HDMI or USB-A or something like LAN or SD card, hindi na natin yun magagamit. Like yun sa MacBook Pro 2015 ko, pwede ko pang isaksak yung SD card ko right away and nang walang dongle. So if you're using your latest MacBook Pros, kailangan natin ng dongle. But itong mga nakita kong item like this one, ba't ako nag-upgrade ng dongle? Kasi yung dati kong dongle ay pag sinasaksak ko, ewan ko kung hindi ko na-feel nyo yun or na-experience nyo yun, pero kapag sinasaksak ko siya, meron siyang lag or static sa mouse or something sa buong computer na kapag nag-e-edit ako or something na nagta-transfer ng file, nagba-browse while yung dongle ko nakasaksak and nagta-transfer ng photos or videos from my camera, medyo naglalag siya. Or hindi pala medyo, time to time naglalag siya, may time span yun. That's the reason why I upgraded my dongle from the metallic one to this one. It's from Ugreen. Kung makikita nyo, metal din siya but I don't know why hindi siya nag-static nung ginagamit ko. Kaya sobrang gusto ko siya. And yung dati kong dongle, wala siyang HDMI port. Kaya very useful tong dongle na to kasi meron siyang 3 USB ports. Tapos meron siyang HDMI port din. Tapos merong SD card and for micro SD card reader. So all in one na siya tapos hindi pa siya naglalag. Another item na binili ko is this audio splitter. Bakit? Kasi syempre yung MacBook Pros natin, isa lang yung port and once na sinaksak mo yung something na mic or lapel, hindi niya ma-detect. So that's the reason why I bought this audio splitter para ma-detect niya yung mic ko while using this, yan, kung nakikita niyo sa likod, yung Rode video mic ko sa laptop ko. So while I'm doing some meetings, mas clear yung audio ko instead of using my built-in laptop microphone. If you want one, I will put some links in my description box below. Isaksak mo lang siya sa 3.5mm na jack input mo, then isasaksak mo either of the two, may label naman kung saan yung headphone and yung microphone mo. Another one is I bought this extender or extension na 3.5mm to 3.5mm din, female and male. Yan, para mas sumaba yung jack nung aking microphone na ginagamit para masaksak ko siya sa laptop ko. And also, we're talking about connectivity, efficiency, and inisip natin daming dongle na ginagamit natin, lalo na kapag ginagamit natin yung ating external hard drive. So that's the reason why naghanap ako ng ganitong kable, yung pang hard drive na cable, then ito, yan, papuntang USB-C para hindi na ako gumagamit ng dongle while I'm using my external hard drives. Para hindi cluttered yung nangyayari sa desk ko, mas maganda ng ganito yung setup. And second to the last sa binili ko ay itong cable na micro USB to USB Type-C. Bakit? Bakit ko kailangan ng ganitong kable? Kasi for this one, this M50 Mark I, yan, I will use this camera for my live streaming. So, ang port kasi niya ay micro USB. So, kailangan ko ng direct USB-C to micro USB para hindi na rin ako gagamit ng dongle.
So, yun. Last na binili ko ay kung makikita nyo, merong arm rig yung aking microphone. Kasi para mas flexible siya na nandyan lang siya, built-in na siya. Hindi ko na siya gagalawin para kapag nag-meeting ako or something na content creation, nandyan na siya. Hindi na ako ma-hassle pa na mag-set up. Ito, katulad nito, ginagamit kong external mic ngayon. Kailangan ko pa siyang i-set up. So, this is intended for run and gun setup. So, the reason behind why I bought this cables, I bought this equipment kasi para mas mapadali yung content creation ko, kasi for the past few years na paggagawa ko ng content creation, ang nakita kong hindrance kasi sa akin na once na kailangan ko pang i-set up, kailangan ko pang ilagay dito yung mga equipment, medyo yung process na yon, may time na wag na nga lang. So, I want to prevent that and I want to make it more simple na pag-upo ko pa lang, okay na, nakasetup na ako and mas nagiging productive yung pagko-content creation ko and hindi na ako masyadong tatamarin along the way, along the process, yan. And mas na-enjoy ko na ngayon yung pagko-content creation ko. Before we end, I would like to leave this message to you guys. Nakita ko lang din to or na-overheard sa other groups sa Facebook. Yes, marami tayong gear na pwedeng pagpilian along the way. Marami tayong gear na pwedeng i-acquire. Marami tayong gear na pwedeng i-compare sa isa't isa. Pero pinaka-impactful na nakita ko doon is choose the gear or choose the equipment na will make you inspire to create more content in the future. Kasi alam mo yon, alam mo yung feeling na yes, we have this kind of gear, this kind of equipment, pero medyo hassle sa ating gamitin. And along the way, it loses our inspiration or motivation to create more. If that's the case, you acquired the gear na pwedeng, kunwari, hindi man siya ganong ka-top of the line na gear. Pero if it inspires you to create, for me, I will choose those gear or those equipment rather than the top of the line equipment. So yun yung natutunan ko dun sa other community na sinasalihan ko. And sobrang effective siya, syempre, kasi as a content creator, talaga ma-overwhelm tayo sa equipment, sa gears na nakikita natin from other content creators. So that's just a message before I end this video. And thank you so much for watching this one. And once again, I'm Jeff Geronimo, and thank you for watching this video. If you want to learn more about photography, videography, editing, and vlogging, please consider clicking the subscribe button. And also, if you like this video, may mga natutunan ka, don't forget to click the like button and share button para matulungan din natin yung ibang tao na nangangailangan ng mga equipment na sinabi natin for this video. If you want to support this channel and me creating more contents in the future, you may visit my Buy Me A Coffee site in my description box below. Malaking tulong na po yung maibibigay nyo for this channel. So that's it for today. Thank you for watching this video, guys. See you on my next one. Bye. Peace.